Gandang hapon po, si Tatay Robert po. Sa loob. Ah, sige po, tuloy lang po ako. Tatay Robert, magandang umaga po. Ay, ma'am. Oo, si Erlyn Kirst, Charity Vlog, nandito pong muli. Ito po, ito, may pasalubong ako sa inyo, galing sa Erlyn Kirst. Ayan, kasi po meron akong talipapa dito sa Green State. So, bali, nagdala ko ng mga mauulam nyo. Ayan. Ayan o. May mga isda dyan. Anuhin nyo na lang. Lutuin nyo na lang yan. May mga gulay, may mga isda, manok. Ayan po. Oo. Magandang umaga, Tatay Robert. Kumusta po kayo? Kumusta po? Usap tayo. Malabo pa. Malabo pa rin? Pero may pag-asa. Pag-asa pag na-operahan naman. Oh, na-operahan. Opo. So, di ba yung kahilingan nyo, gusto nyo magpa-laboratory? Opo. Oo, ayan, good news. Opo. Meron po tayong sponsor na nag-contact sa, kumuntak sa Erlyn Kirst. After niyang mapanood yung video mo, yung pananawagan mo, thank you ayun po, meron pong naantig ang puso nating kaibigan na isa ring vlogger. Ayan. Si Kuya B. Arts and Crafts. Ito po yung magaling magano yung mga mag-recycling, maggawa ng mga bagay-bagay na kayang magawa sa pagre-recycle. Oh, magaling siya, panoorin niyo po 'yan. Kuya B Arts and Crafts po yung tumulong sa atin. Ayan, nagpadala po siya ng halagang ito po. Maraming salamat po, sa Kuya B. Ayan po, pang-laboratory niyo daw po ito. Halagang 2,000 po 'yan. Bigay ng Kuya B Arts and Crafts. Ayan, Tatay Robert, tanggapin niyo po ang halagang 2,000. Ayan. Opo, ano pong masasabi niyo kay Kuya B? Kuya B, maraming salamat po sa tulong niyo po para po sa laboratory po. Oo, sa Monday, pa-laboratory na po kayo para tuloy-tuloy na pagaling ng inyong mata, ha? Thank you po, sir. Ayan. Anak, kawaan po kayo at ingatan po kayo ng Panginoon sa biyaya po na binigay niyo po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, after mapalaboratory, ano yung next step na gagawin sa mata nyo, Tatay Robert? Pagka wala namang problema sa laboratory, clearance na po, schedule na po ako sa operasyon. Ayun. Tuloy-tuloy na yan, ah. Opo. Para maano na kasi, ano to siya eh, bali... Yung operasyon, wala namang problema. Kaso lang, nagkaroon na naman ng tumubo na laman sa likod ng mata. Ililaser yata yun. Oo, kailangan baliktarin na naman doon nila. Tapos tanggalin na naman doon yung... Umang kasi nga, ano nga na, sabi nga ng doktor ng Bernice pagbalik namin, pag na-operahan after 6 months, operahan na naman daw siya ulit kasi nilagyan daw nila yung parang langis yata sa loob. Ngayon, pagdating ng 6 months, operahan na naman ulit para daw ihigupin na naman daw yung langis na yun. Kaya, medyo malaki-laki pang ano, proseso. Sa hospital ka po nagpapano? Sa Valenzuela pa po. Valenzuela pa? Pati Ma Medical Center. Kaya nga yung ano pa lang namin pa. Bakit sa Medica ay sa Valenzuela? Doon po kasi kami... Ah, doon kayo dati nakatira? O saka doon lang kami ni-repair kasi doon daw ang nagsasabi na magagaling daw mga... Ah, magagaling sa mata. Sa larangan ng pag-ano sa mata. Oh, pati Ma Medical Center. Oo. Kaya po ako nagpapasalamat kay Kuya B. Arts and Crafts po. Oo. Thank you po sa tulong niyo po. Oo, Kuya B. Maraming salamat po. Tuwang-tuwa po si Kuya Robert. Oh, maraming, Tatay Robert. Maraming salamat po. At ang kanyang buong pamilya. Sa inyo po, ma'am. Thank you po. Oo. Ulog po kayo ng langit sa amin. Oo, hindi ako nakabalik dito nakaraan. Medyo busy tayo. Kaya ngayon, medyo naluwagan ako, pinuntahan talaga kita para ipaabot yung naibigay na biyaya ni Kuya B. Yan si Kuya B, napakabait kong ano yan, sponsor lagi yan sa mga ano ko. Okay, maraming salamat po. Sana marami pa po kayong matutulungan na tao na gaya po ko. Alam ko po marami na po kayong tao. Napaka makaawain niyang tao kasi.
salamat po sa Diyos. Isa po ako sa natulungan niyo po. Thank you po talaga. Maraming salamat. Ito sa mga anak mo. Ano po? Ano kuya, nag-aaral na? Apa. Huwag titigil sa pag-aaral ha. Ano pa lang po yan? Oo, para maging pulis ka. Ito naman. Grade 1? Oo, ito kinder. Nag-aaral din ate ha. Oo, kasi maraming umiyak doon sa sinabi mo na ba, ano, parang gusto mong patigilin na itong mga bata. Diyos ko, kasi walang ano eh. Ang hirap naman noon. Sana huwag natin isipin yun. Isang linggo, minsan, dalawang sister. Nakapasok. Pwede naman nilang lakarin ah, mag-shortcut sila dito sa Green Gate. Malilikot kasi, hindi, dito sila sa nanginwa. Ah, dito banda, napasok sa kabila. Kasi malilikot kasi ito sa kasada, baka kasi dito. Kailangan ihatid sundo yan, ano. Malilikot pa kasi. Sabi ko, wala talaga ako pang mistress sa kanila. Kailan ka pa operahin? Pag okay na po yung laboratory, yung result na lang inaantay. Wala na po problema. Siguro ngayong mga December yan, okay na yan. Opo, mga December po. Para kasi malaki talaga ang malalit. Wala po sabi ko. Nawa ang Diyos. Oo. Nalampasan to kasi isa na lang talaga to eh. Isa na lang talaga yung gumagana dyan. Ito, wala na talaga, blackout na, no? Bilang matay. Nagpapasalamat na lang ako sa Diyos na kahit paano na yung mga tao na tumutulong sa akin. Sana po kayo dyan, ma'am. Yung pong mga tumutulong sa atin, Tatay Robert, yan po yung mga ginagamit lang na instrumento ng Panginoon para ipaabot sa atin ang biyaya. So, kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa dahil andyan ang Panginoon. Kaya nga ako nga minsan, sabi ko minsan, pagka walang-wala talaga minsan nga. Nagdasal lang tayo lagi. Yan lang talaga ang ano. Ako minsan, kaya ko tiisin sarili ko. Oo, yung mga anak ko. Yung mga anak ko kasi, siyempre. Kulang ako, kaya opo. Minsan yung anak mo na mayroong hingin sa'yo. Ang sakit sa kalooban natin yun bilang isang magulang. Masama naman yung sa iyak ko na lang dahil kay ano yan eh. Siyempre eh, baka nagating ang araw sabihin na ganito ganun eh. Nakabayaan sila. Sabi ko na lang pero wag po kayo mawawala ng pag-asa, Tatay Robert, ha? Makakita pa rin kayo. Babalik yan sa normal. May awa ang Diyos lagi. Magdasal lang kayo lagi. Magdasal nyo lang kung anong mga kahilingan nyo. Sa awa ng Diyos, meron namang lumalapit sa akin. Kahit sa ano nga, di ba yung nakaraan, may lumapit sa akin taga Pangasinan. Hindi ko siya kakilala, hindi ko siya kaano-ano, pero nagpadala lang po siya ng video sa FB page ko. At naiiri ko naman yun, nagawa natin ang paraan at natulungan po natin siya. Sabi ko nga sa mga anak ko minsan pag nanonood sa YouTube, sabi ko yung panoorin niya lagi yung kay nila Ma'am Erlyn Kers, yung laging tumutulong kaysa panoorin niya yung mga iba dyan na tinama akong ano. So hindi pa kayo nag-almusal? Ano, wala nang bigas? Ayan, wala nang bigas. Wala na talaga Iyan pa yata dati kong binigay Ito pa po yung natira. Kasi yung ikubag ko pa yan Ay, ang tagal niyang unti-unti niyo pala talaga. Lara Yusip. Ito ate, mga dala ko mga ulam yan. Galing yan sa Talipapa. May Talipapa kasi ako. So ayan, may maiulam na kayo. Meron dyang manok, may baboy. Ayan, may tahong pa yan. Ayan, may isda. Oo, lutuin nyo na yan ate. Kasi may rep ba kayo? Ito ang bahay ni Tatay Robert. Ngayon ako sa taas niya. Grabe. Pag natulog, plastic na pala yung ano mo. Tsaka ano, damit. Oo nga, no? Ayan, mga ano nga namin, puro sponsor lang yun Mga bigay-bigay lang din sa inyo ng mga kapit-bahay. Kasi mga bata, minsan kasi nanonood din sa mga kapit-bahay.
Wala kayong TV. Kaya, ano na. Sana makapanood ko sa video ito. Oo nga eh. Marami pong mga. Ayan o, yung kusina nila, tatay. Ano? Tatay Robert. Napakapayak ng pamumuhay nila dito. Ayan. Pakumulan pala dito eh. Kaya pala basang-basa dito. Jesus. Paano kayo? Pag naulan? Minsan siksikan. Minsan dito ako. Nagsiksikan na lang kayo. Minsan din na namin mga. Kung saan yung walang tulo, doon na lang. Minsan nilalagyan ko naman ng mga plastic na yan. Oo. Para pagkaano. Jesus Mariusin. Kaya minsan pag malaking taon, hindi lang pwede maka... Oo, parang magigibaan. Parang magigibaan na ang... Mga bata na halos. Parang tagilid na tong kwarto na to ah. Diyos ko. Rupok na kasi ilalim yan. Tatay Robert, ito po muli ay i-upload ko. So ikaw ano po yung gusto mo pang kahilingan o gusto mo pang maipaabot sa ating mga viewers? Sa akin lang po kung sino sana mapapanood. Sana may awa ang Diyos kahit lang po sa kailangan po sana ng araw-araw. Kung may room lang po sa tao, mga tao lang pong nakakaluwag. May mga mabubuting puso. Sa mga OFW na mayroon, sa mga vloggers na ano. Yun lang pong ano po. Maniawa din naman ang Diyos na pag natapos naman to eh. Nakakaraos na mo din po siguro kung paano. Ngayon mo, hindi ko ano eh. Insan, iniiyak ko na lang. Nalangin na lang sa Panginoon na, opo. Na mayawa ang Diyos. Kasi yung masawa ko hindi rin naman makapagtrabaho dahil nag-aalaga din sa mga bata. Hindi ko naman pwede na ako mag-alaga dahil pag umano yun, hindi ko rin naman alas makikita. Kaya sinasabi ko kung magtrabaho ka, anong naman ang mangyayari sa mga bata, hindi ko naman kaya ngayon yan. Lalo na pagdating na ng hapon, hindi na talaga ako makakita eh. Lalo na rito sa loob ng bahay, walang ilaw na ang araw, medyo madilim na talaga dito. Minsan ginagawa ko, medyo malabas-labas na ako kahit paano minaaminan. Opo. Ay, hirap talaga pag ganito yun talaga. Grabe yung kalagayan mo, Tatay Robert. Ramdam na ramdam ko po talaga. Sana kung okay pa yung isang mata. Oo. Pero ito, lamang na hindi na talaga makita. Yung isa, may diferensya pa. Ah, isang mata lang pala yung aayusin dyan? Mm-hmm. Ayan lang pala ang uupirahin yung hindi nakakakita? Ito, hindi na talaga kaya. Ah, hindi na kaya? Yung isang mata lang pala na kunti ang nakikita? Ah, okay. Ito na lang ang yung lang pala ang uupirahin na. Kaya hirap po eh. Lalo na isang mata, isa na lang ang mata ang medyo nagkaroon pa ng ano. Diferensya? Problema. Kaya hirap po talaga. Kaya sabi ko sa mga anak ko eh. Grabe yung pagsubok na to sa inyo na. Awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Kailan pa po ito nag-umpisang pinoproblema yung paningin niyo? Noon pa naman kasi ma'am, nung nagtikdas ako, mga edad ko pa lang, 8 taon. Kung 8 taon ako, may diferensya na talaga. Tapos yung isa, hindi na talaga makita. Pero noon pa naman, kahit may diferensya ako, nakakita pa kahit paano malinaw-linaw. Tatrabaho po ako, kukonstruksyon ako, kahit titinda ako ng ginagawa ko noon. Sa umaga, naglalako ako ng pandesal. Tapos pagdating naman ng alas 8, kasi matapos ko lako ng pandesal, alas 8. Malis ako ng 4:30 ng madaling araw dati. Tapos pagdating ng alas 8, pasok naman ako construction. Ah, nag-construction po kayo. Kaya kahit paano, nagawa ko naman yung paraan yung mga nangangailangan nila ngayon habang tumatagal na bigyan sa lumabok na talaga. Tapos pinaupira yun nga, pinaupira ko, pero nagkaroon na naman sa akin. Kaya may bago akong ano, laboratory para sa operasyon. Ayun po, ipagawa nyo na po yun. By Monday siguro, ano? Papagawa. Bukas, Lunes, para mapabilis na po yan. Papagawa ko na po ito sa, ano, sa Green Gate. Oo, meron nga doon. Ayos na. Kung okay na laboratory, sasalang na ako, schedule na po sa operasyon. Eh, siyempre, pag inoperahan ka na naman,
ang pangangailangan naman araw-araw. Oo, kasi bawal ka pa rin magano, kailang magpahinga pa rin. Talaga kakaya, kaya sana may awa ang Diyos na kung nakakapanood sana sa video. Sana may awa ko na makatot po ako muli sa puso niya. Kahit naman ko sana, kahit sa maliit na bagay, kahit pagkain lang, bigas, okay lang po sa amin. Para may Pistis lang sa araw-araw. Makasurvive lang kayo sa araw-araw po, no? Masaya na tayo doon. Sige po, Tatay Robert, magpapaalam na po tayo, ha? Wait lang. Ayan po mga Carl and Cares, andito po ako sa bahay ni Tatay Robert. Ito po si Tatay Robert at nagpapasalamat kami sa ating sponsor na si Kuya B Arts and Crafts na nabigyan ng 2,000 si Kuya Robert, Tatay Robert, para matuloy na po yung pagpapalaboratory at nang ituloy na rin po yung pag-oopera sa kanyang mata. Yun na lang po kasi inaantay, isa sa requirements niya para operahin yung kanyang kaliwang ano, yung isang mata, is yung laboratory po. Yung result po noon ay inaantay na lang din po yun sa ospital. So yun po, maraming salamat po Kuya B. Napakabuti nyo po. Ang Panginoon na po ang bahalang magbalik sa inyo liglig at umaapaw na biyaya para sa iyo, Kuya B. Maraming salamat po. More blessings pa po sa inyo at sa iyong family. Good health lang din po para kay Kuya B. Ayan, Tatay Robert, magpapaalam na po tayo, ha. Sana ay malaking tulong na rin po ito sana ibigay sa atin ni Kuya B. Sana ay maging tuloy-tuloy na po yung paggaling ng inyong mata. At yan po, may iniwan na po akong mga ulam sa inyo. Ayan po, magluto po kayo ng masarap na ulam. Kumain po kayo ng magsalo-salo po kayo mag-anak. Oo, magbanding kayo ngayong Linggo. Maraming salamat po. At sa mga viewers nating gusto pa pong magpaabot ng biyaya para sa pamilya ni Tatay Robert, andito lang po si Erlyn Cares. Ano po ang bahalang magpaabot dito sa kanya dahil malapit lang din naman po siya sa aking bahay. So, yan po. Papaalam na po tayo, ha. Tatay Robert, maraming salamat po. At huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Magpagaling na po yung, humaling na po yung mata nyo, ha. Oo. Si Lord na ang bahala sa lahat. Po, maraming salamat po kay Kuya B po. Thank you po, sir. Diyos na pong bahala sa lahat ng kabutihan niyo po na pagtulong sa akin. Hindi lang sa akin, lalo sa mga ibang tao din po. Sa kakamami, Erlyn's Care, maraming salamat po, Mama. Thank you din po. Sa lahat po ng tulong niyo. Ang Panginoon na po bahala sa pag-anti sa lahat po ng kabutihan niyo. Thank you po. Apo, ayan. Maraming salamat po. Okay, babay na tayo. Bye-bye, mga Carolyn Cares. Lara. Kuya, babay na kuya. Ay, naku, busy. Babay na, bye-bye.